Mabuhay! Kumusta po kayo lahat sa mansulok ng mundo, ano? Sa mga kababayan natin, mga OFW, mga nasa Pilipinas, kumusta kayo lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Dahil maganda ang topic natin sa video na to. At medyo puyaters tayo, panggabi tayo eh. So, tapusin nyo itong video guys dahil maganda itong pag-uusapan natin. Pero bago yan, bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel na to, lalo na ikaw, click mo na yung subscriber button at saka yung notification bell. Para na sa ganun, updated ka kung may mga bago tayong upload. Ayan ha. At huwag nyo kalimutan i-share guys sa mga kaibigan natin. Para na sa ganun. Baka sila yung kulang sila sa ano, ika nga eh, good vibes. Diba? Baka swerte na nila darating. Okay? Ano ba ang mga pag-uusapan natin? Ito po yung tungkol sa common law. Kung ano ba itong mga ibig sabihin ng common law na ito at saka itong conjugal partner. Diba? At ano yung mga requirements? At sinama ko na rin po dito yung kasi marami rin nagtatanong dito sa mga kababayan natin. Itong processing fees, magkano po ba ang binababayaran pagka nag-apply tayo para sa permanent residence at yung sa processing, ano? At of course, may mga trabaho rin tayo mga nag-iintay sa'yo. Kaya huwag kayong aalis, napakaraming trabaho ano para sa inyo guys. At syempre, patuloy pa rin. Sa shoutout ko muna yung mga parating. Ha, 200 po itong parating ngayon. Sa Ontario, napakarami nila. At sila yung nag-biometric ng lahat. So, parating na po sila sa Ontario. Diyan po sila sa, alam ko sa farm sila. Ayan. So, hintayin natin yung kanilang pagbabalik. Ah, pagdating pala dito sa Canada. At hihingi tayo ng kaunting pasilip sa airport. Sana mabigyan nila tayo. Ano, para lang dito sa napakaraming kababayan natin darating. Talaga napakaganda nitong year na ito guys. Napakaswerte. Okay, bago pa sila magalit, simula na tayo. Puro ka na naman dakdak. Dadil, ano pang unahin natin? Ito pong unahin natin ay ang processing fees para sa mga ano pag-a-apply nyo. Ang ito po including dito yung asawa nyo ha, isang asawa nag-apply ka po ng permanent residence, okay? Kung pinag-uusapan natin na ito, ito bago tayo malito ano, ito po ay hindi din sa mga nag-a-apply dito sa ating mga kababayan din sa mga agency na mga zero fees talaga ano yung mga TFW. Ito po sinasabi ko na ito ay dito po sa ibang mga pathway na mga kagaya ng PNP, Provincial Nominee Program, at iba pa, Express Entry, mga iba pang klase ng pagpasok dito. Ano, hindi ko nasama yung sa student dito. Siguro sa next time ko na isasama yung mga student kung magkano yung magagastos nyo rin. Ano, para maganda, malinaw, marami naghihintay. Ano, yun na, nilinaw ko lang yun. Ha. So, yun po. Ano, at sa bata po, bukod dun sa mag-asamong, yan, nagulo na tayo. Processing fee para sa kasama ang asawa, $850, at saka yung right of permanent residence is $515. $15, ha? Total po yan ang $1,365. O yan, computing nyo sa Pilipino, Philippine money. So, yun po yun, ano, kasama na yung right of permanent residence, kasama na yung asawa mo dyan. At kung isasama mo yung anak mo, ito po ay, ang isang bata po ay $250. At hindi siya lalampas ng 22 years old, okay? $250 po yan. Ngayon, kung ikaw po nag-a-apply at walang kasamang permanent residence, halimbawa nag-apply ka, wala pang kasamang processing fee pa lang, kasama yung asawa mo o partner mo. Kasi sama natin itong partner dahil pag-uusapan natin yung common law at mga conjugal partner. Ay $850 lamang po yun. Ano? Yun. Okay? Malinaw na malinaw. Ngayon, pag-usapan natin itong common law partner, conjugal partner. Ano po ba ito? So, okay, unahin natin itong common law partner natin. Sa maraming nagtatanong, ang common law po, hindi po kayo legal na kinasal. Hindi po kayo legal na mag-asawa. It's not legally married to you. Ha? At least 18 years old po, ano? At kayo ay nagsasama sa isang bubong, sa isang bahay, sa isang apartment, ng 12 months. Diretso yun ha. Meaning po, you've been together continuously for 1 year. Ayan ha, yung conjugal relationship nyo. Okay, ayun yun ha. Walang putol yun. Isang taon. So, pasok na kayo sa requirements doon. Yun yung po yung common law partner. At ano po ba ang kailangan ng common law partner para po ma-ano nyo yung mga requirements ng common law? Para talaga yung backup nyo, no? Kasi marami nag-message sa atin na yung ibang yung kanilang mga requirements, nahihirapan sila kung ano yung mga ipoproduce nila. Ito pa yung mga ipoproduce yung requirements. Unang-una po, ano, kailangan meron po kayong joint account, joint bank account, or credit cards. Dapat yung pangalan, magkasama kayo. Joint, ha, laging magkasama yung pangalan.
Pangalawa po, kung kayo ay merong na-avail na bahay, joint ownership of home, pangalan nyo, lagi magkasama. Tapos po yung kung wala naman kayong bahay, halimbawa nangungupahan lang kayo, pwede rin po yan. Ilagay nyo lang lagi, pag kayo ay nagbabayad na or kumuha kayo ng upahan, laging joint yung pangalan nyo, residential lease. Ha? Laging joint, ha? Laging magkasama. At itong joint rental receipt nyo, itatago nyo. Kailangan yan, ha? Yung mga rental receipts. Receipts. Mababasher na naman tayo. Sensya na po. Ayan. At tapos, hapakatapos, ha? Yung mga joint sa utilities, lagi kayong, ika nga, laging pag bumili kayo, laging sama nyo sa resibo yung pangalan, laging double. Pangalan nyo, laging magkasama, ha? Para huwag nyo kalimutan yan, para pasok na pasok sa requirements. Tapos yung pang joint management of household expenses. Ika nga sa loob ng bahay, kung ano yung mga binabayaran nyo rito, yung mga electric bills, mga kung ano-ano, tubig, laging magkasama. Pag nag-apply kayo ng kuryente, magkasama kayo laging dalawa. Ha? Sa mga pagbabayad, kasama laging pangalan nyo. At kung mamimili kayo, halimbawa, syempre, nangungupahan kayo or sa bahay, nag-uumpisa kayo, bumili kayo ng Orocan. Hey, sana naman, Orocan, hindi po sponsor yan. Alam mo, mga kama, mga ref, or ano, kung ano man, karaoke. Isasama nyo po lagi yung pangalan nyo, dalaging dalawa kayo na nagpo-purchase, okay? Sa resibo. Ayan ha, kailangan ay magkasama, especially sa mga household items. Ibig sabihin, lagi kayong joint. Yung po yung sa common law partner. Yung po ang kailangan yung requirements, ano? At doon sa nagtatanong naman tungkol sa LGBTQ ba yan? Ano, yung mga same sex. Pwede po yan. Can be either sex. Pwede po. As long as nagsasama kayo, nasunod nyo yung requirements. Na 12 months, consecutive months na nagsasama kayo sa bahay. Okay. Yan po yung common law partner. Ha? At yan po ay sinasabi nga, nagsama kayo ng 12 months. At ito kasi po, ito naman pong conjugal partner naman ang pag-usapan natin. Ano po ba itong conjugal partner? Ito yung mga, sa mga nagtatanong ito, kasi dito, karamihan dito, sa mga common law, meron din naman yung mga asawa to, pero matagal nang hiwalay, di ba? So, kailangan mo lang ng backup na ano, yung 1 year na nagsama kayo sa loob ng bahay. Tapos, meron din kayong mga kasulatan sa barangay na matagal na talaga kayo nang dinagsasama ng asawa mo. Okay yun. Ito naman conjugal partner, ang pagkakaiba po nito, ito po ay hindi kayo nagsasama sa isang bahay. Hindi rin siya kasal sa iyo, ano? Kasi, or common law relationship sa iyo, hindi rin. Ano ito? Kumbaga, ibang sistema naman itong conjugal partner na ito. Ito po ay, ganun din man, no? Either sex or at least 18 years old. At kayo ay nagkaroon na ng relasyon at least 1 year. Okay? Ito po, pwedeng nandito ka sa ano, pwedeng ka nandito sa Canada at umalis ka ng Pilipinas, kahit di kayo nagsama, naging mag-syota kayo, mag-girlfriend, boyfriend kayo, pwede po yan, at least 1 year yung inyong relationship, tatago nyo inyong mga palitan ng mga, mas maganda kasi mail, para meron kayong proof. Diba, kaysa sa mga ganyan, sa mga ano social media. Ito po namang conjugal na ito, ang pagkakaiba nga po doon, kasi nga, may mga pagkakataon na hindi kayo pwede talaga magsama sa bansa nyo. Halimbawa sa Pilipinas, hindi talaga po kayo pwede magsama. Ano? Kasi po, halimbawa, ay ang kasal nyo ay medyo mahigpit ang paghahabol ng bawat isa. So, hindi kayo pwede magsama dahil nga sa kasal, pero nagkaroon ka ng relasyon dito. Ano? Pero, ibig sabihin, hiwalay na kayo, kaya lang medyo syempre merong pong masalimuot na ganitong klase. Ito po yung mga masalimuot, ano, nakasal na parang mahigpit yung pagkakatali sa kanila, parang yung babae naghahabol o lalaki, parang ganun. Marami siyang laging parang kinokontra bawat galaw mo, ano, parang hindi ka makalaya. So ito po yung sistema ng conjugal partner. Maganda rin to kasi po ito ya nagkakaroon po ito ng mga reason sa pag-a-apply mo. Halimbawa nga, nagkaroon ka ng relasyon na sa kanya at nagkaroon na isang taong kayong relasyon dahil nandito ka, di ba? At then, nagkaroon kayo ng relasyon yan. Kahit hindi kayo nagsama. Yan po ay may mga kadahilanan na ma-approve ka. Tapos yun naman pong halimbawa,
same-sex kayo at hindi pinapayagan yan sa bansa natin, pero may relasyon kayo na nakatago, yun po, pwede po yan. Ma-approve kayo dito niyan. Pag nandito ka na, halimbawa, nandito na yung partner mo, pwede ka pong i-sponsor niyan. Ito yung sinasabi ko, ha. Umalis yung asawa mo, umalis yung lalaki or babae sa Pilipinas, pero mainit pa yung kasal nila. Parang hindi na sila nagsasama, pero kaya lang nga, lagi nang kumukontra ang bawat isa. Halimbawa, sa kalayaan ng isa na kagaya nito, na gusto na mag-move on. So kung nandito ka na sa Canada, pwede mo na pong i-sponsor kung sino man yung naging karelasyon mo, kahit hindi kayo nagsama. Wala na itong mga sinasabi natin sa common law. Diba? Ito nga lang po, maraming mga backup lang to ng mga paperwork. So, tapos yung halimbawa, magkaiba kayo ng relihiyon sa bansa nyo at hindi kayo pinapayagang magsama. Kaya, pero pag nandito ka na, ground na rin po yan, na magandang ground yan, reason sa immigration. Ma-approve ko na rin po yan dahil hindi kayo pwede magsama sa bansa natin, dahil pwede kayo maparusahan ng batas, dahil halimbawa mayroong mga reliyon na ganyan, may mga ganyang klase. So, ang kailangan po natin dito ay magbigay po tayo ng mga katibayan na hindi talaga kayo pwedeng magsama sa isang bubong or magkaroon kayo ng kasal sa inyong bansa, ano? Sa inyong pagiging conjugal partner nyo. Dahil nga meron pa kayong mga kinakaharap na mga kasal nyo, ano, na hindi naman pwedeng i-divorce. At medyo against din yung partner, yung dating asawa mo na hindi kanya masuportahan or hindi siya lagi pumipirma sa kung anuman para sa ganitong klase. Pero ito pong conjugal na ito, partner na ito, na ito nga pinapaliwanag ko sa inyo, pwede na po ito. Kung halimbawa man siya marami pa siyang kuskus balungos, pero ikay nandito sa Canada at meron kang karelasyon na isang taon na nandiyan sa Pilipinas, pwede muna po siyang i-sponsor. Kasi ito yung mga reason. Pwede ka na po magbigay ng reason sa immigration. Ang apply mo po dito ay sa family pa rin po, ano, sponsor. Sponsorship sa partner, i-sponsor mo siya. So, kasali po siya dito sa sponsorship sa mga asawa, common law partner, conjugal partner, dependent children. So, yun po yun. Kasali siya rito. So, yun po yung conjugal. Ano? Marami na nagtatanong sa atin, matagal na yan. At medyo inano ko muna ng usan, nilinaw ko para na sa ganun. Malinaw, ano? At maintindihan mabuti. Kasi mayroon po may mga talagang kagaya. Meron dito eh. Nandito na sa Winnipeg eh. Yung may asawa siya sa Pilipinas, tapos meron na siya rin itong karelasyon. Ito na nga, ito na yung kaso ng ganyan. Ano? Pwede niya nang gawin ito. Pwede niya nang i-sponsor. Doon pa sa iba pa, marami na ako nabasa niya na may partner sila sa Pilipinas na tinatanong nga, Daddy Lupo, pwede ko ba siyang isama? Or, ano? Pwede na po, pwede niyo pong i-apply ng sponsorship. Pwede niyo i-sponsor yan. As long as nandito kayo sa Canada, ano? Yung sa conjugal. Conjugal po ang tawag yan, ano? Conjugal partner, yung hindi kayo nagsama sa Pilipinas. Kanya lang, magkarelasyon kayo, pero hindi kayo nagsama sa isang bubong. Magkaiba po sa common law yan, ano? Sa conjugal po itong pinag-uusapan natin. Pero yun, may itong posibilidad nun, yung mga nagtatanong. Ito na po yung kasagutan sa mga tanong nyo. At ang mga anak naman po, dapat po ay under 22 years old. At dapat po ay wala silang asawa or common law partner. Okay, yung mga anak natin, ha, alam mo, ma 21 years old, pwede pa yan. Naman pong anak niya na 22 years old, older, ay pwede niya rin pong makuha yan. Kaya lang po ito, may kakaiba ang rason ito eh. Ito po ay kung meron kang anak na halimbawa na hindi po niya talaga kaya suportahan yung sarili niya because of meron siya mga, halimbawa po, ano, may mental or physical condition. So pwede po itong pwede mo pang ma-sponsor tong anak mo na ito kahit medyo may edad na. Isa pa ito yung pangalawa, at sila po ay nakadepende talaga sa magulang sa financial support since before the age of 22. So ayun, pwede po 'yon. Ibig sabihin, talagang hindi siya nakapagtrabaho, talagang nakasandal lang siya sa magulang niya, talagang naano na siya, hindi na siya nakapagtrabaho, hindi na siya nakapaghanap ng ano, kahit talagang parang na lang siya, depende na sa magulang. Ayun. At nandiyan na rin po yung mga fees nung pinag-usapan natin dito sa mga topic ng sponsorship ito. Kasi halimbawa, kagaya natin sa conjugal partner, kung i-sponsor mo yung boyfriend mo ron o girlfriend mo, then yun yung mga processing fee nyo para sa right to permanent, tsaka yung processing fee kasama na ron.
Yun ay nagwo-work kung ikaw ay nandito, ha? Nandito ka na sa Canada, yung partner mo, at meron kang relasyon sa Pilipinas, at meron kang kasal sa Pilipinas, na ayaw niyang pumirma or ayaw kang suportahan, yun lang po ang way. Op. Ano lang po tayo, ha? Peace lang tayo. Peace lang tayo dun sa mga, ano, ha? Yung mga... ano lang po ito, kumbaga sa ano, pinapaano ko lang yung mga kababayan natin. Dahil huwag kayong magagalit sa akin yung mga asawa na ayaw mag... ayaw pang magbigay at may masakit pa sa kalooban nila yung pagpirma. Yan naman po ay makakatulong din sa mga anak nyo. Malay nyo, balang araw. Ay, maisama rin kayo. Maganda na rin po yun. Ika nga, move on. At saka, yung magbigay sa ano. Pagbigyan na natin nga, mag-move on. Baka nandun po talaga yung kanyang ika nga eh, kapalaran. So, ayan. Okay, guys. Ha? Common law. Yung mga common law, walang problema. Ang intindihin nyo lang, yung sinabi ko sa inyo yung mga requirements nyo. Andiyan na rin lahat yung bayad, ha? Mga processing. Ngayon, punta na po tayo sa trabaho. Ano po ba ang trabaho? Kung ikaw po ay food preparer, helper, anong tawag nila dito eh? Ano ba? Sous-chef ba yan? Yung ganyan, oh, yan, yung mga helper sa kusina. Ayan po, ikaw po ay magpupunta sa IPAMS. Ito po ang pinag-uusapan natin ngayon dito, itong IPAMS. Sila po ay nag-ahanap ng mga cook, baker, vending machine operator, mining equipment technician, auto body repair service center, heavy vehicle mechanic, service center din po yan, tsaka yung mga automotive car mechanic, heavy vehicle mechanic, industrial mechanic, welder po ng EPCAW, SMAW, combine po yan, electromechanic, tsaka po yung mga vehicle cleaner, yung mga cleaner sa sasakyan. Yan guys, shoutout sa inyo, recreational mechanic, kailangan magsasummer na sa mga speedboat. Yan ha. Dati ko pa sinasabi yan, mga fiber laminator natin, fiberglass. Mga nagla-laminate guys, kasi nauso na rito yan. Yan, marami tayong kakilala sa Pilipinas yan eh. Sana mapanood nila to at mag-apply na sila. Yung pong mga ano natin, mga fast food supervisor, conveyor, yeah, belt splicer ba? No? Ayan po ha. Tsaka yung mga truck painter natin, specialist truck technician. Specialized truck technician. So yan, napakarami pong trabaho na naghihintay sa inyo. Ito po sa isang agency pa lang, dito pa lang po ito sa IPAMS. Hindi pa po tayo nagpupunta sa ibang trabaho, sa ibang mga agency. So ilalagay ko po sa description box yung site ano nila, website nila. At kung paano ang pag-a-apply, ganun din po. Ano? Ang pag-a-apply po ay kailangan ay tayo ay mag-sign up. Mag-sign up po tayo. Registered po tayo, sign up sa kanilang page. Ito po sa, ano, sa job seeker na ito, may nandiyan po yung sign up. So, click nyo po yung sign up at makikita nyo na po rito yung mga, meron ka agad sila ditong mga tips, important points of making a good resume. So, ayan ha, meron ka agad. So, text nyo lang yan at pupunta na po kayo sa registration. Ano po ba ang kailangan ng requirements para dito mag-go through ka? Kailangan po natin ng mandatory pre-employment orientation seminar, EEOS online. Ayun po ang kailangan nila, no? So, position applied, pipilapan nyo na po ito. Tsaka yung pinaka-importante dito yung PEOS certificate ID. Which is nandito na rin po sa site nila kung paano ka kukuha. Meron na rin po doon, naka-highlights. So, upload mo yung photo mo. Andito na po lahat. Dire-diretso na yan. Ayan po yung sistema ng pag-apply dito. Sundan nyo lang po ha. Sa home ng IPAMS, punta kayo sa home at makikita nyo doon yung sign up. Mag-sign up na po kayo ron. At magtutuloy-tuloy na. Nandun na po yung mga requirements. So, ayan po ha. Yan po yung vlog natin sa araw na ito. Sana ay meron napulot. May napulot kayo dito sa aking kabalbalan. Sana may napulot kayo. At doon naman po sa ating mga basher dyan. Pasensya na kayo guys. At talagang hindi natin may iwasan magdadadakdak. Malungkot po rin sa Canada. Pag nandito kayo sa Canada, sasabihin nyo. Kaya pala ganun si Daddy Lou. Wala pong makakausap na tao rito. Wala pa. Puro trabaho rito. Panggabi pa ako ngayon. No? So, ayan. Shoutout sa mga parating. And good luck sa mga nag-a-apply. Ayan, we love you all. Happy weekend po. God bless. Daddy Lou sa'yo.